Ang resume ko po noon, nung nag-apply ako, ay sobrang blanco. Kasi nga wala akong work experience. Itong employer na to na pinagtatrabahuhan ko ngayon ay sobrang okay. Gustong-gusto ko siya. Ang sweldo niya ay... Sa video pong ito, i-share ko sa inyo kung ano ba yung trabaho ko dito sa Canada. At pag-usapan na rin natin yung sweldo at yung benefits na binibigay sa akin ng employer ko. Una-una po sa lahat, bago ko po sa inyo sabihin kung ano ba talaga yung trabaho ko dito, mag-rewind lang po tayo, tingnan po natin kung paano po ba ako nakarating sa kung nasaan man ako ngayon. Wow! Ang lalim ah! 2011 po kami dumating dito sa Canada. Kasama ko yung parents ko at saka yung tatlo kong kapatid. Inisponsoran po kami ng panganay kong kapatid. So, salamat ate sa pag-sponsor. So, immigrants na po kami nung dumating. Tapos, nag-start po akong mag-apply ng trabaho as full-time noong 2014. Tapos, March 2014, nakatanggap ako ng tawag na may interview daw ako. Tapos, natanggap na nga ako. At yung employer na pinag-workan ko noon ay isa sa mga pinakamalalaking banko dito sa Canada. Dito kasi sa Canada, meron tayong tinatawag na top 5 big banks. Tapos dun po ako nagtrabaho sa isa sa mga top 5 big banks na yon. At nung nag-start ako, ang position ko ay mortgage officer, discharge mortgage officer. So para sa mga taong hindi po alam ang mortgage, ito po yung loan na binibigay ng banko, na pinapahiram sa inyo ng banko kasi hindi kayang bayaran ng buo yung bahay. Nakakabili lang din po namin ng bahay noong 2018. At nabili po namin siya ng $700,000, which is almost 26 million po in pesos. So sobrang laki niya, wala naman kaming budget doon. So pumunta po kami ng banko at nanghiram kami ng pera. So yun yung tinatawag na mortgage. Ngayon, madami pong tao dito sa Canada, mga residents, Canadian, at saka yung mga international na rin, na bumibili ng bahay dito sa Canada, at dahil nga po hindi nila kayang bayaran ng buo, ay humihiram sila sa banko. So yun po yung trabaho ko. Kaya madaming hiring po dito ng mortgage kasi madaming tao ang nanghihiram ng pera sa banko. So balik po tayo sa employer ko noon. Yun nga po, ang position ko ay mortgage officer at ang sweldo ko po noon ay $10 to $11. Hindi ko na po matandaan kasi medyo matagal na. Pero yung sweldo ko noon ay $10 to $17. $10 to $11. So nagre-range siya ng 370 pesos to 407 pesos. Ang resume ko po noon, nung nag-apply ako ay sobrang blanco. As in, walang kalaman-laman. Ang laman lang niya ay yung education ko, yung skills like fast learner ba ako, detail-oriented ba, ganyan. Tapos yung pangalan ko, address tsaka contact number. Yun lang yung nasa resume ko. Kasi nga wala akong work experience. Pero tinawag nila ako, tapos nagsimula na ako magtrabaho noon. Ang ginagawa ko sa trabaho ko noon, kapag nabayaran na ng kliyente yung mortgage nila, ang ginagawa ko, nagsusulat lang ako ng letter. Hindi naman sulat, syempre itatype mo sa computer. Tapos ipiprint mo siya, tapos pipirmahan mo, nakalagay doon na, oh, ito, bayad ka na sa mortgage na to, okay ka na, good to go. So yun, pipirmahan ko lang siya, tapos imemail. So yun lang yung trabaho ko, sobrang dali lang at kayang-kaya ng lahat. Siyempre, kaya-kaya naman natin, di ba? Kung pagsisikapan lang. Anyway, so yun, madali lang siya, hindi komplikado. So after 2 years ko doon, hanap ako ng ibang trabaho kasi nga may experience na ako. So syempre, gusto kong lumaki yung sweldo ko. So naghanap ako ng ibang trabaho at lumipat ako ng mas maliit na banko. Doon, mas madami akong ginagawa pero worth it naman kasi yung sweldo mas mataas naman. So yung sweldo ko doon ay nasa $20, which is... Pasensya na guys, hindi po ako magaling sa math. So which is nasa 740 pesos yung per hour ko nun dun sa pangalawa kong work. Medyo complicated pero sabi ko nga worth it naman yung sweldo na binibigay sa'yo per hour, which is 740 pesos. Mataas siya kumpara sa una na 307 to 407 pesos, almost naging doble nga po ano, yung sweldo ko dun sa pangalawa kong work. At syempre, nag-gain na naman ako ng experience sa mas mahirap na work, dahil lumipat po uli ako ng kabilang company. Yung company naman pong yun, ang sweldo ko po, almost the same lang po yung trabaho ko. Yung trabaho ko naman po dun sa pangatlo, mortgage pa rin,
Almost the same lang po, konting panibago lang, konting bago lang yung nadagdag dun sa trabaho ko. Tapos, binigyan na nila ako ng sweldo na $24 per hour. Dito kasi sa Canada, kailangan marunong kang makipag-negotiate ng sweldo mo. Lalo na during the interview kasi tatanungin nila, magkano ba yung sweldo na hinahanap mo? Ganyan, medyo pakikiramdaman mo sila kung ano ba yung starting nila. Ganyan. Tapos titingnan mo rin sa Indeed, i-google mo yung company kung magkano yung starting. Tapos kung sa tingin mo kaya nilang magbigay ng mataas, syempre makikipag-negotiate ka sa mataas. At syempre may experience ka, so okay din sila. Sabihin nila, oh sige, okay yung sweldo mo. So yung sweldo ko noon ay $24 per hour dun sa pangatlo kong trabaho. At ang gusto ko dun sa pangatlo kong trabaho, sagot lahat ng company ko. Yung mga health insurance. Dito kasi sa Canada, di ba, ang sabi, libre yung healthcare. Mostly, libre siya, lalo na kung 25 years old ka, pababa, o kaya senior citizen ka. Pero dun sa mga gamot kasi, kailangan bayaran yung mga gamot. Usually, yung employer, meron silang discount sa health insurance. So, babayaran mo yung health insurance na yun sa employer mo. Tapos, yung employer na yung magbibigay dun sa third party. Doon sa pangatlo kong trabaho, wala akong kailangan bayaran kasi sagot nga niya yung health insurance ko. So, pag magta-travel ako, wala akong problema kasi sila na yung nagbabayad ng gamot or any other emergency, medical emergency pag nasa ibang bansa. At syempre, nakagain na naman ako ng experience doon. Sa company na yon, after ng 1 year, lumipat uli ako sa bangko. Maliit na bangko din, hindi siya yung nasa malalaking bangko dito sa Canada, pero stable siya, so wala akong problema in terms of stability or malilay off ba ako, pero hindi. Kasi itong employer na to na pinagtatrabahuhan ko ngayon ay sobrang okay. Gustong-gusto ko siya. Ang sweldo niya ay nagre-range ng $25 to $35. So, kayo na lang bahala manghula kung magkano yung sweldo ko. At, syempre, nakipag-negotiate din ako. Hindi ko lang pwedeng sabihin yung exact kasi baka mapanood ng coworker ko tong video na to. Tapos, yung sa kanya pala, mas mababa. So, baka dalhin pa niya to sa management, matanggal pa ako sa trabaho. So, para safe tayo, bibigyan ko lang kayo ng range. Since may experience na ako, nakipag-negotiate ako ng sweldo ko, at kaya from $10 na nagsimula ako, ngayon ay nasa $25 to $35 na yung sweldo ko. Basta nakakuha na kayo ng experience dito sa Canada, kaya-kaya nyo na lumipat ng ibang company at mag-ask ng mas malaking sweldo. Pero syempre, yung ibang company, nagpapasweldo pa rin ng mas maliit. So, make sure na yung pupuntahan na company nyo ay nag-o-offer ng mas mataas na sweldo. So, ano nga ba yung mga benefits ko sa employer ko ngayon? So, katulad lang siya ng pangatlo kong trabaho na yung health insurance ko bayad. Tapos, at the end of the year, kung yung bangko ay nag-perform na sobrang ganda, binibigyan ka din nila ng bonus. So yung bonus ko last year nung 2019, tuwang-tuwa ako nung nakita ko siya. Although may babayaran kang taxes ha, pero nang nakita ko yung bonus ko, as in masaya ako sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. So kayo na mag-judge kung magkano man yon. Tapos meron din silang shares. So, pwede kang bumili ng shares ng company. Pag bumibili ka ng shares ng kumpanya, minamatch nila yon. So, let's say, bumili ako ng 2,500 na shares. Imamatch nila yon. Nakalimutan ko lang kung half lang yung imamatch nila o doble ba o yung mismo binigay mong pera. So, let's say, 2,500, bumili ako ng shares ng company namin, 2,500, ibabalik din nila yon. So, hindi lang 2,500 yung pera ko doon, kundi $5,000 na. Hindi ko tanda kung ang imamatch ba nila ay kung ano yung binigay mo, o doble, o half noon, pero basta may imamatch sila. So, sobrang worth it na access na binibigay nila sa mga empleyado nila. Aside from noon, dun sa pension, ganun din yung ginagawa nila. So, magbibigay ka ng konti sa pension, tapos bibigyan ka pa nila ng libreng pera, tapos imamatch pa nila yon ng times 2 or half lang or kung ano lang yung nilagay mo doon. Hindi ko matandaan, pero sobrang worth it kasi sino ba naman ang may ayaw ng libreng pera, di ba? So yun yung benefits ko dun sa employer ko na pinagtatrabahuhan ko ngayon. Ang start ko dun sa company ay 8:30 sa umaga.
So nagbabasa ko pag umaga, tapos tren, tapos lipat ng kabilang tren, tapos lipat again ng kabilang tren, tapos lakad ng konti. Ayun, andun na ako sa work location ko. Sobrang worth it, guys. At sabi nga, di ba, malaki nga yung sweldo mo, pero yung bills dito sa Canada, sobrang laki din. Kaya naman, minsan, yung iba sa atin, nabubuhay na lang sa paycheck to paycheck. So, yung sweldo mo, diretso utang, diretso sa mga bayarin, ganyan. Though, nakaka-receive kami nung child tax benefit, kasi may dalawa akong anak. So, nakaka-receive ako ng child tax benefit. Pero, hindi siya kasha kung hindi ako magtatrabaho. Kasi matagal ko nang nire-request sa mister ko na stay at home na lang ako. Kasi nga, mas gusto kong mag-alaga ng dalawa kong anak kaysa sa trabaho. Kaso, hindi kaya. Hindi kaya ng asawa ko na i-handle yung lahat ng bills namin. Kasi unang-una sa lahat, may mortgage kami. Yung loan sa banko para sa bahay. Tapos, may sasakyan. Kasi pag may bata ka dito sa Canada, kailangan mo talaga ng sasakyan. Kasi madali ka makapunta ng grocery. Kung kailangan mo pupunta sa doktor, sa emergency, kung ano man. Kaya kailangan may sasakyan talaga kami. So, dahil sa work ko ngayon, nakatulong siya. Nakabili kami ng bahay, nakabili kami ng sakyan, nakabili kami ng kung ano-anong mga gamit. Pero, syempre, yung mga binibili namin, yung mga essential lang. Kasi malalaki na yung bills namin. Kasi dito pa lang sa bahay, madami na kaming binabayaran. May tubig, nagbabayad pa kami ng water heat rental. So, yung tubig, iniinit, may bayad din yun. Electricity, syempre, may bayad din. Tapos, yung gas, ginagamit namin yan sa winter, may bayad din yun. So, ang dami ditong binabayaran. Kaya, kung yung sweldo mo, kahit malaki na yung per hour mo, hirap pa rin. Pero yung iba, guys, ang sweldo nila ay minimum, pero meron silang technique kung paano nila iipunin yung perang yon at hindi sila masyadong magastos. Kaya nakakaipon sila. Tapos yung ginagawa ng iba ay naghahanap sila ng second job. Gusto ko din maghanap sana ng second job, kaso hindi kaya kasi mag-aalaga ako ng dalawang bata. Walang mag-aalaga, kaya kailangan andito lang ako pag weekend. So, yung asawa ko, andito lang din. Minsan, nagka-cash job siya. So, dito sa Canada, kung bakante ka ng weekend, pwede kang maghanap ng cash job dito. Online ka lang, search ka lang ng cash job, makakakita ka na. So, hindi lang yung full-time job mo na Monday to Friday yung trabaho mo. Pwede ka rin magtrabaho ng on the side, cash job, kung may kakilala ka, then pwede yun. Yung nakagandahan dito sa Canada, malaki yung sweldo, may opportunity ka, hindi ibig sabihin na hindi ka nakapag-aral ay hindi ka makakapagtrabaho. Dito kahit hindi ka makapag-aral, makakahanap ka ng trabaho. Pero mahirap yun kung magagaling pa kayo sa Pilipinas. Pero kung nasa Canada ka na tapos di ka nakapag-aral, okay lang yun. Kaya mo maghanap ng trabaho. Pero yun lang, kasi sa akin, ang pinag-aralan ko ay business accounting. Diploma siya. Gusto ko sanang bumalik sa school pa kasi gusto ko yung mga management role eh. Siyempre, mga ngarap ka na nga rin lang. Taasan mo na. So, gusto ko mapunta sa mga management roles at isa doon, kailangan talaga ay makapag-aral ka sa university. Dito kasi sa Canada, nag-aral ako sa college. Magkaiba kasi yung college at saka university dito sa Canada. Yung university, nagtitake ng 4 years or 5 years. Tapos yung college naman, nagtitake ng 2 to 3 years. Kaya mo siyang tapusin ng ganong years lang ang kailangan mo. Ang sa akin, natapos ko siya ng 1.5 year. Kasi nagmamadali ako, so gusto ko na magtrabaho noon, nung mga araw na yon. Tapos nung una kong trabaho, actually natanggap ako, hindi pa ako nakagraduate. Nakalagay lang dun sa resume ko, pending for graduation. Pero na-hire na agad ako. So, very recommendable ko sa inyo yung school ko. Kasi yung college na pinasukan ko, gustong-gusto siya ng mga employers dito sa Canada, lalo na sa Toronto. So, yun nga, nagtatrabaho pa rin ako sa banko ngayon na ang sweldo ay $25 to $35. At magandang benefits na galing sa employer. So, sa inyo na mga nanonood, kung nasa Pilipinas ka naman, alam kong mahirap magpunta dito sa Canada. Pero yung hirap kasi, nasa umpisa lang yan, basta pag sumikapan mo. At kung nasa Canada ka naman, magsumikap lang tayo. At pasasaan ba? Magtatagumpay din tayo sa pagsisikap natin, di ba? You know, humugot pa.
So yun, maraming salamat sa panonood po at kung may iba pa kayong gustong i-share ko sa buhay ko dito sa Canada, sabihan niyo lang po ako at nandito lang naman ako, hindi ako naalis kung saan saan. Hindi tayo makaalis gawa ng COVID. Yun nga. Salamat po sa panonood at enjoy po natin ang araw na ito o kung gabi man sa inyo. Paalam po! Gusto kong mag-stay at home, ma'am. Alagaan ko yung dalawang anak. Lalong-lalo na yung panganay ko kasi kailangan niya mag-virtual. Ayaw namin papasukin siya sa school. Kasi unang-una, andito yung magulang ko. Minsan, andito yung magulang ko. Minsan, nasa kabilang bahay sa kapatid ko. So, kung magkakaroon man siya ng COVID, pero wag naman sana, madaming mahahawa. Kaya, mas gusto kong dito na lang siya. Tsaka sakitin kasi siya. Ayaw namin i-risk yung health niya. Kaya nag-decide kami na e-virtual na lang siya. So, gusto-gusto talaga mag-stay at home. Dito na lang sa bahay. Ilang beses na ako nagre-request sa asawa ko. Kaso, yun nga, hindi kasi kaya. Kung kaya lang sana, eh di papatigilin niya na akong magtrabaho. Pero dahil hindi, kailangan natin magtrabaho. Tanggapin na natin yan. Ah, sige po. Bye-bye na po sa inyo lahat. At salamat po sa panonood. See you again soon. Bye-bye po. Walang tulog, oo. Yan po ang iBugs na mahilig mag-alaga ng bata. Naka-hoodie po tayo ngayon kasi malamig na, September 9. 8 lang, 8 degrees Celsius lang po sa labas, so malamig. Tapos yung kapatid ko, ang lamig dito sa kwarto niya. Maliwanag dito. Wala akong ilaw na katulad nung sa mga ibang YouTuber. Ilaw nila, malalaki. So dito tayo, natural light, sunlight, sunlight, sunlight. Tapos ito yung gamit niya. Tinapon ko yung gamit niya dito. So ganyan po kadumi yung kwarto ng kapatid ko. Ganyan kadumi siya. Hindi siya naglalaba. Ang naglalaba yung nanay ko. Tapos yung nanay ko, yun na rin yung nagfo-fold. Siya, nakaupo lang. Nagsiselfone. Ganyan po kasi pag ang kapatid ko. Ayan po ulit o. Oh. Ayan, ganyan kadumi yung kwarto niya. Siyempre, siyempre pag napanood niya to, lagot ako. Tiyan, masipag naman siya. Mabait naman siya. Minsan tamad nga lang. Sige po, bye po. At kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na.